Nitong mga nakaraang linggo, lumabas ang balita tungkol sa di umano'y unidentified flying objects na nakita sa Barangay San Jose sa Capiz. Ngunit hindi lang daw sa Capiz may namataang ganitong klaseng pangitain. Ayon kay Tony Israel, nagpakilalang UFOlogist o eksperto pagdating sa UFO sightings, nakaabot daw sa kanyang kaalaman, may dalawang tao rin daw na nakakita ng mga kakatuwang bagay sa Bustos, Bulacan. Dito namin nakilala si Chito kinabukasan matapos makita ang UFO sa Capiz. May nakita rin daw silang kakaiba sa kanilang apartment. Noong May 28, Saturday yon, around 9:45 to 10 PM in the evening, yung girlfriend ko, first spotted niya yung red object, red light object, sa front niya, na nasa size ng basketball. Naidlip kasi ako noon, so ginising niya ako. Nung ginising niya ako, napansin ko sa kanya, takot siya, nanginginig, at pinipilit niya akong padungawin dun sa bintana para makita yung object nga na gusto niyang ipakita sa akin. So, hindi ko alam kung saan ako titingin noon, kung sa bababa o sa taas. Pero kaya sabi niya sa akin, tumingin ka sa taas. Ayan, no! Di ba nakikita yan? Pero plano lang yari nakikita mo eh. Eh, bilubshe! Ayan, no! Ano yun? So, pagtingin ko sa langit, nakita ko nga yung tinuturo niyang object na it was a red-orange na object na parang plasma yung pagka-light niya. Taliwas daw sa nakikita sa mga pelikula, hindi raw mukhang gawa sa bakal ang nakita nila. Sa katunayan, mukha raw itong jellyfish. The object I've seen is a round object, a size bigger than a apple. Plasma light siya. Tingin ko transparent. Meron siyang black core. Nagfo-float siya parang jellyfish. Pero meron siyang mga movement na hindi lang forward, may left and right. Wala siyang sound. Wala siyang tail. Tapos yung pagka-red niya, very bright yung pagka-red orange niya. Pag tinitignan mo siya habang nandun siya, ang feeling mo masaya ka eh. Kasi first time mo makakita ng ganun, excited ka. Parang napakaganda niya sa paningin mo. Nakalutang daw ang di umano'y mga UFO sa ibabaw ng mga bubong na tila nagmamasid. At lumipad din daw ito patungo sa likod ng kanilang apartment. Meron pa pala siyang kasamang ganun ding karakteristik na red light din, na papunta na sa mga ulap na parang hinihintay itong first object na nakita namin. Manghang-mangha raw si Chito sa kanyang nakita. Pero talaga napakaganda kasi ng ilaw na hindi mo gugustuhin ialis yung mata mo sa kanya o may gawin kang iba. Baka kunin tayo yun eh. Samantala ang kanyang kasintahang si Evelyn takot na takot. At that time, yung girlfriend ko lagi nagtatago sa likod ko dahil ayaw niyang tumingin directly dun sa object. Halos 15 minuto raw nilang nakita ang di umano'y UFO bago ito naglaho sa alapaap. Papunta siya dun sa clouds kung saan parang hinihintay siya ng isa pang red object na yon. Then, so first na nag-fade yung second object, then siya, papasunod siya. Halika na! Baka ano yan? Yun nga lang, para raw na-hypnotize na si Chito, kaya hindi na niya ito nakuhanan ng video o litrato. Inaabot sa akin ni Evelyn yung camera, pero wala, impossible to, no avail. Hindi ko nagawang kuhanan siya ng litrato. Oh, eto na ang camera! Ganda! Bilisan mo at umalisan tayo! Bilisan mo! Hindi ko maigalaw yung kamay ko, paa ko, katawan ko. Gusto ko lang talaga tingnan siya hanggang sa mawala siya o kung hanggang saan ko pa siya pwedeng makita. After that, naramdaman ko talaga na para akong nagkukumbulsyon na hindi naman. So, ang nangyari sa akin no, talaga 4 glasses of water kagad ang ininom ko.
Dati rin daw skeptic si Chito, ngunit naniniwala rin daw siya sa kasabihang, to see is to believe. Never akong naniwala sa mga aliens, sa UFOs, or extraterrestrial. It is the first time na nakakita ko ng ganitong object na talagang it made me convinced na totoo sila. They are UFOs. Nandyan lang sila. Atensyon ang sinasabing Capiz UFO sighting. Sa mga video at larawang ito, ilang gabi na raw pinagkakaguluhan ng ilang taga-Roa City sa Capiz. Nagpadala ng investigative team ang PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa San Jose, Roa City, Capiz. Si Jose Mendoza ang team leader ng grupo na nagsagawa ng investigasyon sa site. Nagsagawa pangaraw ang grupo ng dalawang gabing vigil sa pagbabaka sakaling muling magpakita ang misteryosong ilaw sa kalangitan. Noong pangalawang gabi namin, may lumabas na kulay orange na ilaw. Gaya ng ina-expect ko, aeroplano. Pero nagulat din ako eh. Kasi noong unang tingin ko, ang ganda kasing tingnan eh. Alam, oh, okay. Nasa ibabaw, kulay-pula siya, tapos concentrated yung light niya, maliwanag. Sabi ko, eh, ano ba yun? Oo, oh, yan. Yan yun. Sabi nung ni Hoben, yung taga-Aramel. Isa na yan sa mga nakikita. Tapos bilahin nang wala. After 15 seconds na wala siya. Yeah. Ang ilaw na kanilang nakita, siya rin daw nakita ng mga residente noong May 27. Yun nga lang, walang video o litrato na kuha ang mga taga-PAGASA. Sabi ko sa kanila, mamaya magantay kayo, lalabas yan. Antayin natin siyang bali. Kasi kita ko kasi may ulap eh. Kasi mayroong distant lightning doon sa background. So may ulap doon sa pinanggagalingan ng light. So after mga several seconds, mga 15 to 20 seconds, lumabas siya. Pero plano, naka-incline na siya gano'n. Okay. As in, distinct na distinct nakita, pero plano talaga. Kasi dumaan siya sa harap na lang. Okay. So sa tingin niyo, bakit nila inaakalang UFO nga yun? Kung kitang-kita naman talaga na aeroplano lang siya? Hindi, meron kasing iba yung uno, sa first impression, talagang iba yung dating. Iba yung, kasi nga yung naka-headphone sa iyo yung headlight. Okay. Eh, yung lumo ka lang, talagang kitang-kita mo. So, pero pagka naka-step na yung kanyang inclination niya, hindi mo na makita, hindi mo na mapansin na galing sa aeroplano yun. Kasi maliit na makikita mo yung ilaw ng kanyang mga. Napansin namin ang sinasabing malaapoy na itsura ng sinasabing UFO. Maaring resulta lamang ng slow shutter ng camera dahil madilim ang paligid. Ito yung ilaw. Ito yung main light. Ito, buntot lang yan kasi gabi, di ba? Gabi yung shot. So pagkaanoin mo, like when you take a picture din na low light, di ba minsan nag-blur yung mga mukha, and then iwan ang buntot yung ilaw. Parang ganyan lang yun. Ito, nag-umpisa dito, andito yan, pinicturan, gumalaw yung camera, nag-iwan ng tail, parang nag-iwan lang ng trail. Aeroplano nga lang ba ang nasa video at litrato na itinuturing ng iba na UFO? Ang mga UFO sightings ay matagal nang pumupukaw sa ating atensyon at kumikiliti sa ating imahinasyon. Bagaman marami na dito ay napabulaan na bilang hoax or gawa-gawa lang. Ang iba naman, ay napatunayan ng bilang man-made objects. Pero marami pa rin sa atin ang naniniwala ng mga ito ay alien spacecraft. Ngunit tinatago lang mula sa publiko ng mga superpowers, gaya ng Amerika. Pero dahil ang ating planeta ay isang maliit na butil lang sa isang higanting kalawakan, marami sa atin ang bukas sa ideya na meron ngang ibang buhay sa ibang daigdig at hindi imposible na sila'y dumayo at makarating dito sa ating mundo.